Okay lang po yan. Oh, tell us the good news. Anong bago? Tell us the good news. Oh. Jesus died. Ay, tell us the good news. Sorry po. Well, I just released my new song. Okay. It's called Kahit Paano Mangyari. And yeah, sana magustuhan niyo. Tungkol saan ang Kahit Paano Mangyari? Actually, I wrote it. Leading up to it, parang kami dalawang mag-asawa. My husband, Jem Cubil. He and I, parang we went through a tough season na umabot yung time na 700 pesos na lang yung pera namin dalawa. Last year lang actually. And then, because of that tough challenge ng financial namin dalawa, that's why I got to write Kahit Paano Mangyari. So it's really about siya. That. Yeah. Ano yung medyo hugot line do sa song? Can you give us one or two lines? Two lines? Actually, the first two lines. Patong-patong na bagay ang dapat isipin. Parang walang hanggan na mga bayarin. Ayan. Hugot na hugot nga. Hugot nga. Marami makaka-relate. Yeah, for sure. Lahat daw. Lahat nga raw. Pag naririnig nila yung song. Even kahit nung hindi pa na-release. Okay, kailangan ba ng approval ni husband bago mo i-release yung song? Actually, hindi. Sobrang support lang siya kung anong i-release ko na song. Lahat naman naririnig niya pag nag-write na ako ng kahit kung ano man yung sinusulat ko, naririnig niya naman. Ano yung natutunan mo sa lowest point na yun? I think the main thing really is that God provides. Okay. It's really Him that sustains you. Hindi siya kami lang. And also, natutunan ko rin na to be accountable, na 40% of why that happened was because of also our own doing. So, mas naging ano kami, mas, ang tawag sa ganun, hindi tipid eh. Mas naging wise na kami with our money. Like, hindi man kami din magastos, pero here and there, ayan, mga pagkain. Dito parang for a time, parang medyo naglilo ka sa pagkuha. Anong nangyari? Actually, last 2 years atang hindi ako nakapag-release ng mga songs. I think it was just para akong nasa season lang talaga na parang I had to transition. Especially because from like a big label, I went back to being independent ulit. Like just this year. So, I think parang it was more of like a personal thing na parang gusto kong bago ko mag-release, I know na exactly what I want. Or parang pahinga lang na konti. For you, mas okay pa na parang independent ka? Actually, gustong-gusto ko siya. I really love it na I'm back to being independent. But not because I hated being with a label. Sobrang ganda rin naman ng season ko with Warner. But it's just now, I realize na even like, I feel like when you go through different times and you get to try or experience different, like yun nga, being independent and then being with a label, parang sometimes it really pulls you where you really want to be. And na-realize ko na right now, I really love, and I've loved, kasi I was an independent musician for 9 years before I signed with anyone. So, yun nga, parang naramdaman ko na, I like it pala na meron akong ako yung mismong gumagawa ng lahat. Like even yung mga posters ng ng event na to, ako rin yung gumawa, ganun. It's not like I don't want a team. I love having a team. Like these people are actually part of my team now, but it's just like meron lang akong na parang okay, walang hindi ganun ka pressure, ganun. May freedom. Oo, may ganun din, may freedom. And yun nga, parang nagagawa ko rin yung like talagang exacto na what I want. Okay. Kunin ko lang opinion mo as an artist. Kasi di ba, usong-usong ngayon yung mga K-pop na ganyan, yung mga ganong sound na tayo, napapasok na yung natin. As an artist, anong take mo doon? Okay lang ba sa'yo yung ganon? Oo naman. Sobrang love ko ang music. Like, all genres. Cause basta maganda yung kanta. I really just love being able to listen to different artists. And I think it wouldn't be art if it's not, alam mo, kung hindi iba-iba yung genre or iba-iba yung take. I mean, I'm not gonna be gay kung necessaryo na my own. And we can't have me na tatlo ako, ganun. Gets ba? So, maganda talaga. Sobrang natutuwa rin ako. Like,
with artists now na iba-iba. And I don't, I really don't mind. Like, I love it. That, welcome sila. Yeah, sobrang. Siguro last na lang, nagsusulat yan ng kanta. Parang, may mga artist ka ba right now na gusto mong gawan ng kanta? Aside from yung ginagawa mo for yourself. Actually, gusto ko, si Miss Regine Velasquez. Anong song? Well, tungkol saan? Ganun. Well, actually, before. So, I released a song called Obra. Mm-hmm. Siguro, 2022 ko ni-release. Yun yung last na parang full body of work that I was able to release with Warner. And my song Obra was actually parang I wasn't supposed to sing that. Parang if you know Quest, si Quest, he's also an amazing singer-songwriter. So we wrote that together and we passed it sa Himigandog. Nang first. Tapos naka top 100 lang siya. Tapos after noon, parang sabi ko, I want this to be sung by Regine Velasquez. So ayun, dapat talaga ibibigay namin or itatry namin ibigay kay Miss Regine, pero hindi nangyari. And later on, parang na-realize ko, ay parang gusto ko pala siyang kantahin. So, yeah, naging kanta ko na rin siya. But if ever, it would be nice if something like that also yung kanta ko. Tungkol saan yung Obra? Obra, di ba, in English, it's called Masterpiece. Mm. So, it's like correlating love or like growth and life to art. Parang kasi yung lyrics niya sa chorus is, natuto na ang pusong magpinta, ang pag-ibig mo ang obra, sining ng buhay ko ay nakapalibot sa'yo. So, it's really about art, pero parang more of, tag dito, metaphorical siya. So, yeah. Okay. Thank you. Thank you rin po. Thank you very much.